ni Carlos. Palakpan po natin ng Lord. Thank you, Pastora Joy. Isa pong pinagpalang gabi ng Saturday. Ang bilis po ng panahon, pangatlong linggo na ho natin ito at nasa pag-aaral po tayo ng understanding God's love. At binigyan po tayo ng ganitong mensahe ng Panginoon because we know already that there is power kung alam mo na ikaw ay mahal ng Diyos. One of the things that the devil is targeting about our faith is the love of God in us. Na sinasabi ng Diablo sa'yo na hindi ka mahal ng Diyos. Tingnan mo, ganyan lang. Tingnan mo, galit ang Diyos sa'yo. Alam niyo po, hindi po totoo yan natin na hindi pa man tayo tumatanggap sa Lord, makasalanan pa ho tayo. In fact, hindi pa tayo pinapanganak. Si Kristo po ay namatay na para sa atin. Paano mong paniniwalaan ngayon yung boses na pumapasok sa isip mo na hindi ka mahal ng Diyos? Kung hanggang ngayon po, ganyan pa rin po ang iniisip po natin, nagkakamali po tayo. We need to learn and accept na tayo po ay mahal ng Lord. Because there is power when you understand how wide, how long, how high and deep is the love of Christ. Kapag alam po natin yung sabi po sa Ephesians chapter 3, God is able to do immeasurably. One of the things na bakit po napipigilan ang Diyos, God is being limited to work in our lives just because of unbelief. Unbelief number one sa kanyang pag-ibig, na hindi ka naniniwala ka kung minsan makapangyarihan ng Diyos. But you do not believe na gagawin ng Diyos yung ginawa ng Diyos para sa ibang tao. Ang sinasabi mo, I am not worthy. Wala naman ho talagang worthy po sa atin, kahit isa. We all receive by grace of God. We are all saved by the grace of God. And that's why we receive all the blessings of God by grace. Wala ho tayong pwedeng may pagmalaki. Lord, tignan mo, masipag na ako ngayon na mag-aral ng iyong salita, mag-see you. Lahat po ng yan ay biyaya ng Diyos. Kung bakit tayo nakakagawa, kung bakit tayo nakakatayo, maging ako po, kung bakit ako nakakatayo dito, grace lamang po ng Lord. It's by the grace of God. And that is why you need to believe na mahal kayo ng Lord. It's about time na yung mga pinagpe-pray po natin ay hindi na po mahinder. One of the things na bakit nahihinder po ito, it is because of lack of faith sa love ng Lord sa iyo. Kahit po ganyan ka, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Lord. Amen? Kahit kung minsan na pasaway po tayo, mahal tayo ni Lord, hindi na po magbabago yon. Yung po maganda dito, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Magbago ang tao, magbago ka, magbago ang panahon, magbago ang gobyerno, magbago ang mundo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago para sa iyo at para sa akin. Kaya pag-ibig ng Diyos, ito ang nagpala sa atin, patuloy tayong mapapagpala ng Diyos kapag nanghawakan tayo sa kanyang pag-ibig. So ang unang napag-aralan po natin is we need to understand about God's, yung purity po ng kanyang pag-ibig na wala po itong compromise. Hindi ko na po i-discuss masyado, but I encourage you to replace ang mga natin, watch them again, ang mga messages po natin, especially about the love of God, so that we can grasp kung gaano po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Last week, ang pinag-aralan po natin, it's about the demands of God's love, na siya po dapat ang first love. Amen. Siya po ang first love. This is not about an emotion. No, this is not about an emotion. Ito po yung decision and being aware always na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos. Amen. Hindi po natin ginagawa ito because of, para makita ko ng taon, banal ako. That is self-righteousness. That is religiosity, being religious people. And ayaw po ng Lord. Galit po siya sa mga religious people. Galit po siya sa mga religious hypocrites. Galit po siya sa mga religious Pharisees. Alam po natin ang naging kwento ho dyan na yung pinagmamalaki nila kung gaano sila nagtatides, pinagmamalaki nila kung gaano sila sumusunod sa batas, lalo na sa batas ni Moses. Pero alam niyo po, tayo po, hindi natin, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Amen? Basta gumawa ho tayo, Lord, para po sa ito. Nagbigay ho tayo
Para sa ito, Lord. Tumulong tayo ng ating kapwa para kay Lord po lahat yan. Hindi po yan. Para meron akong may testify. That is, being self-centered. No? That is, self-righteousness. At yung self-righteousness po natin, ang sabi po ni Isaiah, are like filthy rags. Maruming basahan. No, matindi po yan sa Hebrew. Hindi ko na po explain muna ho ngayon. Mas marumi pa ho siya sa maruming basahan. Yung self-righteousness natin. How much more, gaano karumi po yung ating mga sinful acts. Amen? Amen. So tonight, tutuloy po natin ang pangatlong series po natin, The Second Chances of God's Love. Ang Diyos po natin, kilala po siya sa the God of Second Chances. Sino ho dito ang you've realized, ako po nung ginagawa ko po ito, I've realized, no, bagamat tinatawag po siyang second chances, it doesn't mean na dalawang beses lang o sa pangalawa, yun na, hindi po. No, pag sinabi pong second chances po ito, talagang aabot po ito ng ilang libo na chance. At habang ginagawa ko po itong sermon ito, I've realized napakaraming chance na palang binigay sa akin ng Lord, buhat po ng kabataan ako. Yung alis ka kay Lord, babalik ka, tapos na nasa napasubo ka sa ganitong barkadahan, at may mga trouble, Lord, ligtas mo lang ako dito, Lord, magsisimba na ako ulit. Alam niyo po yung mga ganon? Tapos nung maayos na, hindi ka na nagsimba. May mga tao pong na-COVID, at sinasabi na, Lord, ligtas mo lang po yung asawa ko sa COVID, ligtas mo lang po yung mahal ko, o ligtas mo ako sa COVID lang ito, sa karamdamang ito, babalik na ako sa church, babalik na ako sa iyo. So liligtas siya ng Lord. Nung maayos na, nauuna pa ang SM kesa sa church. At tapos po kapag magkakaproblema na naman ho tayo, babalik tayo kay Lord. Those are second chances na binibigay sa atin ng Lord. Don't you realize na kumbaga po sa talaga pong exhausted na po yung second chances na binigay ng Lord sa tao? Sino po dito ang marami ng second chances na nakuha kay Lord? Amen? Baka ngayon nga lang kanina lang . Alam niyo po, kahit hindi pa tayo nag-start, ganito po mapagmahal ang Diyos. Amen. Tayo po, magkamali lang ng minsan o dalawang beses ang tao, ayaw na po natin. Because our love sa ating sarili po, very shallow, at hindi po siya katulad ng Lord. It is hard to forgive a person without the love of God. Amen. Kung manggagaling po sa'yo, imposible po. Lahat po tayo, ayaw nating magpatawad kapag nasaktan tayo. Amen. Lahat. Hindi po, hindi ako pastor. Turo? Hindi po. Nang utang sa'yo ng 200,000, okay lang? Opo, okay lang. O, pautang din. Lahat po tayo. But we can forgive people, it is because of God's love. Amen. Excuse po, krano ng mangga taling. Lord, rebuke in Jesus' name. Okay. Ang diablo ho talaga, isa po ito sa sinisira niya. Ayaw niya pong anuhin po yung message po ng Lord, especially po sa pag-ibig ng Lord. Because ito po talaga yung because the greatest of all is love. Kaya ayaw po ng diablo na ma-realize natin, ganito pala ako kamahal ng Diyos. Kahit punong-puno ako ng kasalanan, ganito pala ako kamahal ng Diyos. No, yung pong iba na napasubo po sa kasalanan o yung mga nang bababae, sasabihin ng babae niya, na-delay ako. Lord, patawarin mo ko sana, hindi siya mabuntis, hindi na po ako uulit. May mga ganyan. Bato-bato sa langit. Anyang kay false alarm pala. Balik na naman sa dating layaw ng laman. Don't you realize na ang dami hong chances na binibigay sa atin ng Lord? Noong nahirapan tayo sa finances, meron dumating na blessing, ang laki, hindi natin tinights. Tapos bigla, nabudul-budul ka na, wala ang hindi mo na alam kung nasan yung pera. Tapos sa Lord, patawarin mo kung magta-tights na ako. Binalik uli ng Lord. Nag-i-struggle ka na naman. Those are second chances na binibigay sa atin ng Lord.
Napakarami po, no? Hindi po, kahit yun lang po ang discuss ko sa inyo, napakarami po. Bawat isa po sa atin, ang dami na pong pagkakataon na binigay ang Lord sa atin. Pero wag po nating ubusin. Let us learn today kung gaano po o hanggang saan po yung mga chances na binibigay po ng Lord sa atin, no? Ang babasahin po natin na ito pong sa Luke 15:11-24. Ang sabi diyan, Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there he squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son and threw his arms around him and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.'" Verse 22, "But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate." Tayo muna po yung manalangin. We just want to praise and thank you, Heavenly Father, for being so good to us, Lord. Sa umpisa pa lang po ng aming pinag-uusapan ngayon, Lord, we've realized kung gaano karaming pagkakataon or second chances na binigyan mo po ang bawat isa sa amin. Truly, Lord, the power of your love cannot be gauged, O God. Salamat po sa napakatindi at napakayamang pag-ibig mo sa amin. Napakalawak, napakalalim, Panginoon, napakataas na pag-ibig mo sa amin. And we thank you, Lord, once again, Lord, that we want to learn from your love, O God, about your love. And we want, Lord, to be closer to you, O God, to be intimate to you, Lord, as we learn about your great love for us, O God. Lord, open the eyes of our understanding. And as we believe and receive your word, once again, I declare healing sa lahat po ng mga karamdaman in the mighty name of Jesus. Even yung mga depression, Lord, we pray for deliverance, O God, in Jesus' name. Even any form of addiction, we pray for deliverance, O God, as we receive your word. And let there be salvation, O God, lalo na po, Panginoon, sa aming mga first-timers. We believe, Lord, ang mga bisita po namin, hindi po aksidente natin nandito sila. Ngayon pa lang, Lord, nangungusap na po kayo, banal na Espiritu, na mahal mo sila, Panginoon. Let them be blessed, Lord, by your word, and surround them with your love. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Amen and amen. Palakpakan tayo po, Lord. Tinatawag po itong the parable of the prodigal son. But for me, siguro po kung ako ang maglalagay po ng title na ito, lilagyan lang po ng title to, wala po talaga sa Bible yung title. But for me, ang mas appropriate na title nito is the parable of the loving father. The loving father. No, binasa lang po natin hanggang doon sa pagbalik ng bata, pero makita niyo po yung panganay, nagtampo po yan. Kung babasahin niyo po. Pero ang this loving father, sinuyo pa rin siya. Napakatindi po ito. I don't think na mayroong ganitong klaseng ama sa mundo. Amen? Yung pong ninustay yung kalahati ng kayamanan mo, tapos babalik na lang basta. Kaya galit yung panganay eh. No? Ako, hindi mo binigyan ng kahit isang biserong kambing ka. Sinuyo na, ba anak ka niya?
kung ano ang akin sa iyo. No, nagpaka-alipin po yung ano, because of wrong mindset. Dapat kaya ho tayo, dapat meron tayong right mindset na pag-aralan po natin sa ito sa mga dalawang taon ng pandemic, that we need to change our mind that we are all children of God. Though we serve Him, but it doesn't mean that we are slaves. We are children of God and we have a wonderful rights and privileges as children of God. And kailangan mapakinabangan po natin yon para patuloy ho tayong maging ilaw at asin at pagpapala dito sa mundong ito. Amen? So pag-aralan po natin ngayon itong makita ho natin, bigla na lang po pumasok sa isip ng bata yung ama ka niya, bigay mo na yung tawag ho dito, yung mana ko. Sa Pilipino po, hindi mo po pwedeng gawin yan. Mabiyeko, papapatayin mo na ako? Batingan mo ko. Di ho ba? Pero meron na pong nababago na habang buhay pa ho sila ngayon, ay hinahati na po yung lupa, mga kunumang yaman. Kasi po, based on experiences, nag-aaway-away ang magkakapatid. Dahil po sa hindi maayos na napartihan, yes. Kung minsan nabulo niya mo, may papatela pa eh. Balasubas na, ano? Ba, alam niyo po yung retang pulosang pamilyang kuripot? Na, ibalot na niya ka ng saging itatangda. Kemusit ng tatangda, tinalakadya, ako nang palibing kay sarili ko, ano? Happy din pamilyang kuripot. Lupa lang pero. At yun, may nirasta ka rin. Na. So, binigay po ng ama yung kalahati. Tinara po niyang kalahati para sa panganay po yan. Pero hindi po kinuha ng panganay. So pumunta po siya sa isang bansa na kung saan talaga pong spoiled, laki sa layaw, lahat ng bisyo, but dumating po yung pagkakataon na ubos ang pera po niya at nagkaroon po ng matinding taggutom doon. Sa gutom po niya, na pumayag siyang maging alipin na magpakain ng mga baboy. Wala siyang makain. Walang pwedeng magbigay ng pagkain sa kanya. At gusto na niyang kainin, patulan po ang pagkain ng baboy. Yung, ano po tawag doon? Kanyaw. Paano yung kanyaw? Kanyo. Kanin baboy po. Di ba bayo, bayaw? O, kanyo, kanyaw. Di ba? Excuse po. But, he came back to his senses. Sabi niya, bakit ako nagtitiis dito? Nagugutom ako. Sa tahanan ng aking ama, at daming pagkain, busog ang mga katulong. Babalik na lang ako sa aking... Excuse. Po niya, sabi po niya, babalik na lang ako sa aking ama. Sasabihin ko na, ama, nagkasala po ako sa langit at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na ituring yung anak. At ibilang nila ako na parang katulong. At yun po ang nangyari. At yun po ang nangyari na bumalik po siya. In fact, hindi po niya na-recite lahat kung mapapansin niyo. No, tignan ho natin, no. Ang name. At tingnan po natin yung kanyang script. Ano yung verse ito? And kissed him. Verse 21, tingnan nga ho natin kung nandun yun. Ayan po, the son said to him, Father, ubalikin natin doon sa isang verse na rinirecite niya yung script niya. Tingnan niyo po yung script niya. No? 18, verse, thank you, Pastor Ron. I will set out and go back to my father. Father, I have sinned against heaven and against you. And then sabi po niya, I am no longer worthy to be called your son. Ito po yung pinakahuling sinabi niya na pinractice niya. Make me like one of your hired servants. Pero pagdating po sa verse 21, sabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Verse 22, wala na po siya. The father said to his servants. Ganun po siya, ibig sabihin po nung recite niya, when he was about to
recite po yung kanyang, gawin niyo lamang po akong alipin. I think tinakpan po ng father yung kanya. Dali nyo, yung kanyang robe, yung kanyang singsing, at saka yung kanyang beach walk, no, isuot nyo. Then ito po yung hindi na pinirecite ng father. Alam niyo po ano po ito? Niayaw po ng ama na tayo po ay magbigkas ng mga salita na hindi po ayon sa ating identity. Huwag niyong sabihin, Lord, kahit ganito na lang ako. Ako ko niyo po yung ibig ko sabihin dito. Hindi po, sinadya po ni Kristo ito, kinukwento po ni Kristo ito, sinadya niya, kasi kung ikaw ay tunay na anak, hindi ka magse-self-pity. Did you know that self-pity is also a pride? Yung mga nahihiya ka, it's also a pride. Because pride is just simply means self-centered. Ay, Marina, ako po ito magkamali ko. Iniisip mo yung ibang tao, nasa, anong sasabihin sa sarili mo, hindi mo iniisip kung yung, ano yung pinapagawa ng Lord. Kahit yung parang nagmamakaawa ka o ano, kung minsan nagsa-self-pity ka, kawawa naman ako, tagal ko ng ganito, ang ganyan, ganyan. That is pride. Kasi sabi ng Lord, you need to believe na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Na kahit anong kalagayan natin, yes, Lord, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Itong mga pagsubok itong Lord, bukas wala na ito. Matagumpay na ako. Kapag bukas nandyan pa, i-declare mo pa rin na anak ka ng Diyos. Lord, bukas wala na naman ito. Hanggang mawala po siya. Because we are developing our faith. Because somehow, meron pa rin po tayong unbelief kung minsan. At bumubulong po yung unbelief kung minsan. Nag-waver po tayo. Sabi po ni James, if we are wavering in our faith, huwag kang aasa na tatanggap ka sa Diyos. And that is why kailangan po natin itong araw-araw ma-overcome so that we can receive fully the blessings of God. So hindi po na-recite po ng bata po ito na ano. And pansinin niyo po kung gaano po mapagmahal ang ama ho dito na talaga pong yung pong robe, ano ho, restore po siya sa kanyang pagiging anak. And then, sa verse 23, no, bago tayo mag-start sa mga points natin, bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Pag bumalik ka kay Lord, meron celebration. Lagi po. No, nang lustay ka na, nagkasala ka na, mag-i-celebrate ka pa ng Lord. Alam niyo po, araw-araw po siyang inaano, kasi malayo pa lang, tinatanaw na siya ng kanyang ama, di ba? Ibig sabihin, araw-araw, naghihintay. And then, kahapon nga, na-share po ni Pastor Ron ito, yung fattened calf po dito ay parang inalaga, buhat nung umalis yung bata, inalagaan na ng ama yung fattened calf. Hindi niya sinabing, choose one of the fattened calf. Sabi niya, bring the fattened calf. Ibig sabihin, meron pong nakatakda para sa kanyang anak kapag bumalik siya, meron sila pang se-celebrate. Wow! Alam niyo ho, kung meron man pong parang kayo tumatalikod na, no, huwag niyo pong gawin, baka para meron din akong bakang ganito kanya. Huwag niyo pong gawin ho yun. No? Pero ganito po mapagmahal ang ama. No, mag-celebrate tayo kanya dahil itong anak kong ito dating patay, ngayon nabuhay. So, kaya nga po sa pagbabackslide, nawawala yung salvation. Hindi po siya na-unborn. Katulad ng mga nagsasabi ng mga osas, paano ka na-born again ka na, ma-unborn ka pa? There's no such thing as unborn. No, spiritual death meron. Itong anak kong ito, dati siyang buhay, anak ko siya, saved siya, pero lumaya siya, namatay siya, na ngayon ay buhay siya muli. So let us learn from the love of God. Ang ibig sabihin lang po ng prodigal, tandaan niyo po yung pong mapanlustay. Yan po ang ibig sabihin ng prodigal son. Sinasayang ang buhay, sinasayang ang yaman. So God is a God of second chances because number one, His love always hopes. Ang tunay na pag-ibig po, laging hindi po nawawalan ng pag-asa. Sino po dito sa mga lalaki na ilang beses kayong binasted, pero dahil hindi kayo nawalan ng pag-asa, ngayon asawa mo na siya? Aminin. Sabi ng iba, may busted na ako. Ah, ganun ba yun, Pastor? Hindi ko siya titigilan. Ano. Araw itang babae kanya, gagamos na yung buntok. Kasyas na buntok. Ano. Huwag kang mag-alala kung di naman niya para sa'yo, hindi ka ihayaan ng Lord. Pero may mga kakilala ho tayong ganyan, dahil po hindi sila nawalan ng pag-asa kahit ilang beses silang nabusted. No, sa iba naman po, yung iba, ilang beses silang nalugi sa negosyo, pero hindi sila na-discourage. Nagpatuloy po sila.
Yung iba, minsan lang, ayoko na, ganyan. May mga ganyan. Yung iba po, ilang beses po silang nag-take ng board exam bago po pumasa. Pero yung iba, minsan lang, nadi-discourage na po sila. Alam niyo po, napakaganda, napakahalaga po na hindi ka nawawalan ng pag-asa, lalo na kapag naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13:4-7, ito po yung 1 Corinthians 13 verse 1 to 3 na napag-aralan po natin kahit makapagsalita ka ng iba't ibang wika. If I may speak of the tongues of men and tongues of angels, but do not have love, I'm only a resounding gong. And if I have prophetic powers and can understand all the knowledge and mysteries and have all faith that can remove mountains but do not have love, I am nothing. Tapos po, if I will give all what I have and let my body be burned, but without love, I gain nothing. Pagdating po dyan, in-explain po ni Paul sa verse 4, what is love? These are some of the important definitions of love in the Bible. So let us learn from the definitions of love from the Bible, not from ourselves, not from anybody else, not from LGBTQRSTUVWXYZ. No? Hindi po sa mga sinasabi nilang expert sila sa love. Wala pong ibang expert sa love, kundi si Lord. Because God is love. Sabi ho niya, love is patient. Sa ibang sabi, ang patient, being patient is long-suffering. So, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. Laging may respeto sa iba, ibig sabihin po yan, it is not self-seeking, it is hindi po self-centered, no, it is not easily angered. Amen? Amen. Sa mag-asawa, naman kanyanin naman. Anyang ako pa may asawa, yaka agad minimwa, yun, eh. Pero yun yung kain mo, bagyan mong kain, minimwa ka. O balas-ubas ka kasi eh. Pero nung ating kalugod eh, ayaw ka makanyan. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Verse 6, love does not delight in evil. Amen? Napag-aralan po natin ito, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ito po yung father dito po sa kwento po natin. Nagbata po siya, nagpasensya, na hinintay po. Tandaan niyo po ito, no, wala pong nagba-backslide na umaalis sa Lord na meron po siyang pasusunod na servant sa'yo. May meron siyang pasusunod na angel sa'yo. Once umalis ka kay Lord, pati po yung mga guardian angels mo, hindi nasusunod sa'yo. Napansin niyo po sa kwento, kahit mayaman po ang tatay, hindi niya sinabing, sundan niyo yung aking anak para masiguran natin yung kanyang kalagayan. Hindi po. Ang obligation po nating mag-repent, ibig sabihin po ng repent is to metanoia, metinuka. So you change your mind, you go back to your father. You change your mind about sin, na mas, hindi akpara dito dahil anak na ako ng Diyos, babalik ako sa aking ama. So ito po yung definitions po ng love. And meron din po yung mga, ganito po katindi ang pag-ibig ng Diyos. Because nung time ng mga apostles, may mga nagtatanong, nasaan yung second coming? Akala kong darating na ang Panginoon. No? Sinagot po ni Peter yan, lalo na po siguro sa atin ngayon. No? 2,000 years ago, ganito na ang kanina pinag-uusapan. How much more today? Na walang second coming, kalokohan yan, nagsasayang kayo ng oras, kayong mga Kristiyano. Wala, kapag namatay ka lang, basta namatay ka lang. Ganun lang po. Paniniwalaan yung mga yun, ni buhay nila, hindi nila maayos. No, yung pag may karamdaman sila, hindi nila mapagaling sarili nila. Hindi maayos ang buhay nila, ba't paniniwalaan? You need to believe the word of God. Kaya sabi ni Peter, 2 Peter 3:9, sabi niya, the Lord is not slow in keeping His promise. Yung promise po niya na darating po siya. As some understand slowness, instead, He is what? Patient with you. Nagbabata siya sa inyo. Not wanting anyone to perish or not wanting anyone to go to hell. But everyone to come to repentance. Even in the Old Testament, ang sabi po ng Lord sa mga propeta, ang sabi po niya, hindi ako nagagalak, I think kay Prophet Ezekiel, no? Hindi ako nagagalak, natutuwa, ng isang masamang tao ay namamatay siya at napapahamak ng kaluluwa niya. Mas nagagalak ako, kahit sa dami ng kanyang kasalanan, tatalikdan niya ang kanyang kasalanan at maligtas siya. Ganito po mapagmahal
ang ating ama. Ang tao hindi po, kinkarakal na nakasalanan, dapat na niya, bitayan niya. Hindi ba ganyan ho tayo? No? Because, hindi, kuminsan, short po yung love natin talaga. Hanggang ngayon, ganyan ho tayo. Alam niyo po, noong panahon po na pwede pang kainin yung aso, pag yung aso po namin, kinagat ng tatay ko, baliktad, no? Tayo, may kamali ko, manalbeya kanya nina. Kapag po yung aso, kinagat yung tatay ko, yun pala, luluto niya. No, luluto. May mga ganyan ho na sa inis niyang, ano, walang pagpapasensya, walang pagbabata, aso yun eh. You know? Pero ang Lord po, kaya hindi pa siya dumarating, may mga hinihintay po siya sa atin na magsisi, talikdan ng talaga ang kasalanan. These are the second chances na mga days of second chances. These are the years and days of second chances na nabubuhay po tayo. We are living under the grace of God. Ngayon po, it's all about the grace of God. Noon po, kapag sukdulan na ang kasalanan ng tao, sinusunog ng Diyos ang syudad, marami pong ganyan. Ngayon po, sukdulan na ang kasalanan ng tao, pero ang Diyos po, nagbabata pa rin. Ibubuhos na lang niya ang kanyang galit po sa Great Tribulation, yung last 3.5 years ng 7 years. Anyway, wala po akong time, ano ho dyan. So makita po natin, balikan po natin sa verse 20, Luke 15:20 ang tatay ho dito. Ang sabi, so he got up and went to his father. Na, tama ba yung verse ko? Ay, tama po, no? Sabi ho dyan, but while he was still a long way off, his father saw him. Ibig sabihin po nito, araw-araw, tinatanaw po siya ng kanyang tatay. Kaya kapangpangan po, sabi kayo na, malaba ko na yung gagamitan. Aldo, makatandoye yung kay. Yung tatang. Babatsyone nung darating niya. Kuminsan mo, yung pong, ano pa lang, umaga pa lang, tinitignan niya. Ilang araw kaya ito, ilang buwan kaya ito, o ilang taon kaya ginagawa ng ama ito, na araw-araw, hinihintay niyang bumalik ang kanyang anak. Alam niyo po kung meron pong sa atin, kumari nag-church tayo, pero meron na tayong backslidden heart. Araw-araw po, inihintay tayo ng Lord na magsisi at bumalik po tayo sa Kanya. Kaya nga ho dito, sabi niya, malayo pa lang siya, nakita na niya. Bakit? Kasi nga araw-araw, naghihintay ang Ama. Araw-araw, namamag-asa siya. Meron siyang pag-asa, alam ko, babalik ang anak ko. Kaya nga po, love always hopes. Alam niyo po, kahit sa ating mga mahal sa buhay, kung meron po kayong pinagpipray na hindi po mabago-bago, kung ilang taon na po yan, huwag po kayong magsawa. Huwag niyo pong sabihin na bahala na yung muntahan niya impyerno. No, hindi po. Nasasabi mo lang yan dahil nagagalit ka. Pero pagdating mo sa langit, iiyak ka kapag wala yung mahal mo sa buhay. Yung na-realize mo, sinusunog pala siya sa impyerno. Magtyaga na ho tayo ngayon para sa kanila. No, i-battle po natin in the spirit. Ano man po yung mga espiritong humahawak sa mahal natin sa buhay, talunin po natin sila. Amen. With the armor of God. Amen? Naalala niyo pa yung armor of God? The belt of truth, breastplate of righteousness, yung pong shoes fitted for the gospel of peace, yung shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the spirit. Tandaan niyo po lahat po yan na ano, yeah, kaya tayo binigyan ng Lord ho dyan para ho tayo ay manalo, lalo na po sa mga ginagawa ng Diablo sa atin, maging sa ating mahal sa buhay. Hindi po nawalan ng pag-asa ang Ama, kaya malayo pa lang nakita na niya ang kanyang anak. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Amen? Kung meron po kayong pagmamahal, lalo na sa Diyos po, anumang po yung pinagpe-pray po ninyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Because love always hopes. At yung hope pong ito, hindi po itong sana. Hindi po ito sana. Yung hope pong ito, alam ko. No, alam ko, darating ang araw, ibibigay ng Diyos. Amen. Sa kanyang takdang panahon, in His time, ibibigay ng Diyos. Amen. So, panghawakan po natin yung pag-asa na meron tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. And then number two, God is a God of second chances because His love always forgives. Minsan po sabi po ni Peter, Lord, ilang beses ako magpatawad sa aking kapwa? 7 beses ba?
Mapagmaragulo pa yung Peter eh. Galing ko niya, Lord. Balog niya. Ali, Peter. Ali, Pedro. Kai. 70 times 7. Ang ibig sabihin po noon, walang hanggan. Kasakit na. Yung metong ataw, magkasala. Kaya kang minsan kayong metong aldo, ay mo na ipakisabihan. Makanaano pa nung makatadwa, makatatlo, makatapat kayong aldo. Biho ba? Kaya nga po yung forgiveness, it's, Lord, sabi ni na Peter dito, mga disciples, increase our faith. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted. Sabi niya, yung mga mulberry tree po, kung gaano kayabong po yung kanyang mga sanga at dahon, mas malalim po ang kanyang ugat. Para pong unforgiveness. But kung meron kang faith, pwede mong ma-uproot yung bitterness mo, yung unforgiveness mo. And that is why faith, forgiveness, it is not about feelings. Forgiveness is not, ano po ito, hindi po itong paglipas ng panahon. Walang ganun sa Bible. Hindi, mapapatawad ko rin siya paglipas ng panahon. Did you know, nung itinuro ko po ito more than 7 years ago sa mga ibang leaders, merong nag-confess sa akin 20 years, 30 years, iba 15 years, 10 years, na hindi nila mapatawad ang isang mahal nila sa buhay. Mga Kristiyano, mga worker ito at mga leader ng church. Because they thought, ang forgiveness ay panahon na lumilipas. 30 years na ang lumipas, kapag nakikita niya, no, nandun pa rin yung galit. Ayaw man niyang makausap. But when they've learned about, it is about faith. If you have faith, you can say, yung alam niyo pa paano ito? Lord, ang sakit po ng ginawa niya sa akin, but by faith, pinapatawad ko po siya. Ganun po dapat. By faith, pinapatawad ko po siya. Kaya nga po, walang galing sa atin. Pati yung pagpapatawad natin sa ating kapwa, hindi galing sa atin. Galing po sa Diyos. Because of our faith. Kaya po, madaling magpatawad kapag meron kang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi po ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, always, forgives. Ang sabi po ng 1 Corinthians 13:5, yung binasa natin kanina, one of the definitions of love is, love keeps no what? Record of wrongs. Ilan po sa mag-asawa? Manibat niya may kasal katanya ng 1970, ano makanya na kaya na? Yeni, kain na, 20. Mag-80 na lang, pipatenda pa, pati itang pipatenda niyang bayo marshal, oh, amo. Pipatenda. Alam niyo po, kapag, huwag niyo na pong ulitin, kahit po parang naulit yung kasalanan, huwag niyo pong, ang Lord po, paano kaya kung si Lord ganyan? O, inulit mo na naman, anak. Di ba? Lord, patawaran mo ko pa si Bayo. May kapanalbe akong bold. May kapinanak ang beses. Eh, kung ganyan po ang Diyos. Yung Lord, hindi po siya, yung pong nailibing na, huwag mo nang hukayin. Amen. Amen. Let us learn from the love of God. No, kung talaga meron tayong pag-ibig, katulad po ng pag-ibig ng Diyos, well, hindi mo na hinahalukay pa yung mga nakaraan. Amen? Amen? Proverbs 10:12, hatred stirs up conflict, but love covers all wrongs. Amen. Kung meron kang tunay na pag-ibig, ano man ang ginawa ng kapwa mo sa'yo, lalo na yung kapamilya mo, asawa mo, mga anak mo, kapatid mo, kay, kung talagang pinapatawad mo na sila by faith, not by feelings. Maaring yung feelings nandyan pa na parang sinasabi ng Diablo, tignan mo yung feelings nandyan pa, yung kirot nandyan pa. Pero nag-release ka na ng faith, you need to believe na pinatawad mo na sila. Amen. And then makikita mo po, yung pong feelings susunod po siya. Amen. We should not be dictated but by our own feelings. Dapat yung feelings sumunod sa faith. Hindi tayo ang susunod sa feelings. Amen. Masarap po ang feelings kung ang feelings ay sumusunod sa faith natin or sa word of God. Pero kapag tayo ang sumunod sa feelings, para kang sumunod sa heart mo, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Kaya nga, kamusta po yung mga puso natin ngayon? Natututuho ba tayo na ang unang dapat binabantayan natin ay ang ating puso? Proverbs 11, Proverbs 4:23. Na above all else, guard your heart. Out of it comes the issues of life. No, ito po yung nagli-lead sa course ng buhay mo. Kung saan ka papunta. So, how is your heart? Amen? Amen. Kailangan po nating bantayan po puso natin na si Lord pa rin ang number one sa puso natin. Amen? Balikan na natin muli po yung verse 20 kanina sa Luke 15. Tignan niyo po kung paano po agad nagpatawad ang ama dito.
So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, but his father saw him and was filled with what? Compassion. Malayo pa lang siya, he was filled with compassion, yung awa na may pag-ibig for him. Hindi po yung pambihira, yung balasubas kong anak kini. Ang mga tatay po dito sa mundo, kadalasan po ganito sila. Tandaan mo ito. Kapag ginawa mo yan, lumayas ka dito, wala na akong anak na ganito. Patay na ang anak. Kapag bumalik ka, at may balik ka. Para ka kumete na ka. Hindi ba ganyan? Kung babalik ka man, ang turet ang ginastos mo, dapat balik mo na. Hindi po sinabi ng ama ito, nasaan yung kalahati ng aking kayamanan? No, o yung sinabi yan, ng malayo pa lang, nakita, ba, ibalasubas mo muli, ha? Hindi po niya tinawag yung kanyang mga, ano, yung kanyang mga servants. Harangin nyo yan, kanya. Baka kung anong magawa ko dyan, kanya. Hindi po. Filled with compassion. Ano pong nangyari po dito? He ran to his son. Wow! Nung malayo pa lang po, natanaw na niya, tumakbo po siya. Alam niyo po, kahapon pinag-ano po namin, na-share po nga ni Sister Nelia, na nung tumakbo daw po siya, kasi yung mga suit po nila noon, parang blang paldalan eh. Tinaas po yun eh. At parang nakakahiya po yun pag tinaas mo. Yung tatay, kahit nakakahiya, wala na siyang pakialam. Kahit mahubad na siya. Si Kristo po, kahit nahubad po siya sa krus, wala po siyang pakialam. Para maligtas lang po tayo. Ito po ang pag-ibig ng ating Ama sa atin. Hubad-hubad po siya sa krus. Nung tayo po ay binigyan ng kapatawaran ng Ama po, kahit po yung lulto niya, siguro brief o na naman, akbalo na yung brief na kanita o kain, akbalo na naman makapalupot kayong karelang kain. Pero wala siyang pakialam para lang ho, tumakbo siya at alam niyo po, ang sabi po ni James, draw near to God and He will draw nearer to you. One step of true repentance. I repeat, one step of true repentance, tatakbo na ng papalapit sa iyo ang Diyos. Alam ng Diyos kung totoo kang nagre-repent. Kaya kapag totoo kang nagre-repent, tatakbo na ang Diyos sa iyo. Ito na yon, hindi ko na siya pakakawalan muli. Yayakapin ko siya. Napakita ko na talagang mahal ko siya. No, na ito po yan, tumakbo po siya, no? Napaka very touching po yung kwento ho dito. Kahit po, hindi po niya sinabi nung tumakbo siya, oh nano, ang turit ang pera. Hindi ho. He threw his arms around him and kissed him. Andiyang mamaw yung kanyo. Kanyaw. Balo yung mamaw ang kanyo. Subukan nyo ulit ang malasing menu ka. Mamaw lang kanyo, buta nga kayo. Ay no, kabulok. Balada rin malasing macho, lakit ang kahit. Pero bagos, mamaw lang kanyo. Yak. Pero itong ama po dito, wala siyang sinumbat. No? Malayo pa lang siya. Ibig sabihin po nito, pag alis pa lang ng anak, pinatawad na siya. Anytime babalik ka anak, tatanggapin kita. Dahil anak kita at mahal kita. Ganito po mapagmahal ang Ama. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya paano mong paniniwalaan yung boses ng demonyo, ni Satanas, ng Diablo, sa isip mo na hindi ka mahal ng Diyos? Makademonyo ka pa, mahal ka na ng Diyos. At hindi po siya nang sumba. Hindi po, nung humingi tayo ng tawad kay Lord, totoo ba yan, anak? Hindi kanya sinumbatan, tingnan mo, bumalik ka rin. Si Peter, ho ba sinumbatan siya ng Diyos, ng Panginoon? Nung pong nabuhay maguli ang Panginoon? O tingnan mo, Peter, sabi ko na sa'yo, ipagkakanulo mo ko pag tumila ako ng Texas eh. Sinabi niya, wow yan, buti walang online sabong ho nun. Hindi po. Ang alam niyo po, paano siya rin-restore ng Lord? Peter, do you love me? Feed my lambs. Peter, do you love me? Yes, Lord. You know all things that I love you. No, take care of my sheep. Pangatlo, Peter, do you love me? Na-offend na si Peter. Lord, you know all things. You know that I love you. Sabi po niya, feed my sheep. Ito po ang sinabi po ng Lord sa kanya. Ang sinasabi po ng Lord doon, ngayong binigay ko yung pag-ibig ko sa inyo, I am expecting that you will love me in return. Amen. Yung sinasabi, how will you love me in return? Yung sinasabi po ng Lord dun sa statement ni Peter. You need to love your neighbor. Kung paano ko kayo minahal. Na-discuss na po natin to. Anong klaseng pagmamahal
ang dapat ibigay natin sa ating neighbor, hindi lang po yung pagtulong sa pera, sa pagkain, sa damit. Number one po na pinapit po ng Lord, the word of God, yung pong salvation maibigay po natin sa kanyang kapwa. If you love me, you share your salvation to the people around you na hindi pa saved. Ito po, kung tinanggap natin pag-ibig ng Lord, God demands, God expects us to love Him back. And how to love Him back is to love our neighbor. And how to love our neighbor? Share the salvation that we received from Christ freely. Amen? So ito po yung ama na talaga pong pinatawad na siya bago pa siya umalis. Number 3. 7:24, nakabilis pa rin kain. God is a God of second chances because His love always restores. Napakaganda po ito. Alam niyo po, hindi po namatay sa krus ang ating Panginoon para lang tayo ay mapatawad. O yan, pinatawad ko na kayo. Kaya lang, hanggang lang doon, bahala na kayo. Hindi kayo pa rin papasok ng langit. Pero hindi na ako galit sa inyo. Mema, tayo pong mga tao, normal po sa atin yon. Pinapatawad na kita. Pero, hindi na kita pauutangin. Di ba? I'm not saying na mali po yun. Actually, binibigay ko pong advice yan sa iba na paano po ito, Pastor? Parang sinasabi niya, hindi mo talaga ako pinatawad kasi ayaw mo na naman akong pautangin. Tignan niyo po, minamanipulate ka niya. Demonyo talaga yan. Huwag niyong bigyan ka po. Wala akong ganun na pag pinatawad niyo na siya, huwag ka na ho kayong magalit, pero huwag kayong paloko. Amen ho ba? Sa atin po, iba po ito. Ganun ho talaga tayo, no? Na hindi naman tayo nagpapaloko. Buri mong sabihan na para talagang masabi nila na ikaw ay nagpatawad. Yung nangutang ng nangutang sa'yo, tapos sabi niya, patawarin mo na ako. O sige, pinapatawad. O ngayon pinatawad mo na ako, pautang ulit. Pautangin mo ba siya? Hindi po, dapat sabi mo, pinapatawad na kita, pero hindi na ako naniniwala sa'yo. Amen ho ba? Hindi kasi tayo Diyos na alam natin yung puso niya. Ang Diyos, alam niya ang puso natin. Kung totoo ang ating paghingi ng tawad. Pero yung ano, makikita mo kaya lang siya humingi ng tawad para makaulit muli sa iyong kabutihan. May mga ilan po akong alam na ganyan sa church, inabuso po sila. Dahil ginagamit po nila salita ng Diyos, di ba? Pinatawad mo na ako, pwede mo na ako pautangin ulit. May mga ganyan po, mautak yung demonyo eh. Pwede niya po tayong i-manipulate ng ganyan. No, pero ang importante po sa atin, kung paano tayo rin-restore ng Lord, ma-restore din po tayo. Si Lord po, hindi po, ang Diyos po, hindi mo niya sinabing, oh, pinatawad na kita. No, gusto po ng Lord, kung ano po yung dating relasyon kay Adan at Eva. Ang sabi po ng Bible, I think nasa Revelations po, we were created for His pleasure. Fellowship po ang nais po ng Lord. We were created for His pleasure. Kaya gusto po ng Lord, intimacy. Sabi niya po, intimacy. Yung kung meron kayong pinaka-close, walang iba dapat kundi si Kristo. Hindi yung si BF mo o asawa mo. Maganda po merong close kayo ng asawa, pero dapat mas close kayo ni Kristo. Alam niyo po, kapag mas close ka sa Diyos, magiging maayos ang relasyon mo. Kapag maayos ang relasyon mo sa Diyos, magiging maayos ang relasyon mo sa kapwa mo. Akinta niyo po yung symbol, that is the symbol of cross. Dapat po maunang close tayo kay Kristo. Amen? So basahin po natin ang verse 21 to 24 ng 15. Sabi diyan, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Nasabi ko nga kanina, hindi na niya na-recite yung make me one of your hired servants. Agad sabi po ng the father said to his servants, quick, sabi niya, dali, bring the best robe and put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Verse 20, bring the fattened calf. No? Talagang pinaghandaan pala ho ito ng ama and kill it. Let's have a feast and celebrate. Verse 24, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Rinestore po siya. Hindi niya sinabing, sige anak, pinatawad na kita pero isa ka na lang sa mga alipin. Hindi niya pinagbigyan po yung kanyang statement na yun. Na siya po, ayun, hindi niya na pinabanggit. Siguro nung sinasabi niya, gawin, tinakpan na niya yung bibig niya. Sabi niya, Stun. Kasi gusto po ng ama ka, kahit gaano po karami ang kasalanan po natin, kahit gaano po tayo nagpakasama sa mundo, pag bumalik po tayo sa ama,
tayo pa rin ay magiging anak niya. Ire-restore po niya lahat. Now, ito po yung ano niya. Ano po yung mga relevance or the importance of ano po dito? Yung ring, ano pong, yung robe, ring, and sandals. Yung robe po, una po sa lahat, it represents our righteousness. Salvation that we receive from Christ and salvation. And hindi po ako gano'ng magtatagal dyan, no? Pero nasa Isaiah po yan, para patunayan ko po sa inyo, at sa Revelations. Pero Isaiah lang po bibigay ko sa inyo. I delight greatly in the Lord, for my soul rejoices in my God, for He has clothed me with what? Garments, mga damit ng salvation, and arrayed me, sinuot sa akin, in a robe of His righteousness. And that's why dun sa seven churches, lalo na sa Sardis, there are some of you in the Sardis na hindi nila linupa, or they have not sold, dinumihan ang kanilang robe. Kailangan po, linisin po natin ang robe po natin. So, I think Revelations 19, yung lumabas po ng tribulation, ito yung mga, yung mga bride of Christ, na malinis po ang robe nila kasi po, nang hawakan po sila sa mga good deeds na pinapagawa ni Kristo. Yun po yung ano. Now, araw-araw po, nadudumihan po ang robe po natin, yung robe of righteousness. Kaya nga po, kailangan po nating araw-araw magbasa ng salita ng Diyos dahil the Word of God, it purifies us, it cleanses us. John 17:17, sanctify them, purify them with your word because your word is truth. Makakapanood ka ng balita, makakapanood ka ng kung ano-ano sa Netflix or sa Facebook, madudumihan ang isip mo, nadudumihan yung righteousness mo. And then go back to prayer and the Word of God and be filled once again with the Holy Spirit para mag-clean. Ano po yan? Kaya sabi po dun sa seven churches na wala lang po tayong time na ano, yung sa Sardis, there are some people in the Sardis na hindi nila hinayaan na manatiling marumi ang kanilang robe of righteousness. So ito po yung isinot sa ano po, meron tayo. Bawat isa po sa atin ngayon, naka-robe of righteousness po tayo. And that is why yung righteousness po natin imputed sa atin, isinuot lang. No? By grace, I am righteous. It's all because of Jesus na nakasuot po sa atin. And then yung pong ring, it symbolizes our identity in Christ and covenant with God as our Father. Ito po yung, alam niyo po, noon may mga, ang mga mayayaman, mga hari lalo na, may mga sing-sing po sila at ito po yung pinagsisild po nila sa kanilang mga sulat or whatever na kailangan po, na tinatawag pong signet ring. No, pag nakita po nila, ay galing kay ano ito, galing kay ito. So na-identify nila. So kapag meron ka ngayon, binigay yung sing-sing, sinasabi ng ama na anak kita at restore kita muli sa pagkaanak. At maging po dun sa ano, at yung covenant po parang kasal. Kaya ho tayo may mga sing-sing sa mga kinasal ho natin, na kinasal ho tayo. Covenant po yan na kahit anong mangyari, kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin ng ating asawa. Ito po ang nagsisimbol po dyan. Now, kaya nga po sabi po sa John 1:12, to those who receive Him, believe Him, He gave the right to become what? Children of God. Kaya yan po ang covenant ng Lord sa atin, basta't na kay Kristo ho tayo, mga anak tayo ng Diyos. Amen. Then, yung pangatlo, yung sandals. Very ano po ito, no? Intriguing. Bakit yung sandals? During the biblical times, most of the time, ang mga slave, wala po silang chinelas. Wala po silang chinelas. Ang sandals po signifies sonship, na ikaw ay anak na malaya at from slavery. Sonship and set free from slavery. Yan po yung ano. Makita po natin sa Luke 15:15, titignan po natin sa New King James, no, kung ano pong ginawa ng younger son po dito. Then he went and joined himself to a citizen of that country. Joined himself. Ibig sabihin po, nagpaalipin po siya dun sa mga tao doon. Inayan niya, sige, magpakalipin na ako dito. And he sent him into his fields and feed swine. Now, so kahit mag-ano lang po, ganun po siya katinding pagkakaalipin po niya, no? Ang ama sabi niya, hindi ka na, I'm pretty sure, na nung niyakap po ng ama yung anak niya, marumi po siya, no? Mamawiyapin kanyo, no? Pero minahal pa rin niya. Niyakap pa rin ho niya. Ganito po yung pinanggalingan ng
slavery ng anong ito no tong nitong batang ito. Kaya nga po ang ano po dito, it signifies our sonship and set free from slavery. Dadagdagan ko po, actually po ang ano pa ng sandals is our walk with our faith in God. Our walk with our faith in God. Parang yung ano po yan sa ang tawag ho dyan, yung pong sa armor of God. Yung gospel of peace fitted for our feet, no? Na we should, ngayong anak na tayo ng Diyos, minestore tayo ng Lord, no, sa pagkakahiwalay po sa Kanya. Kahit hindi pa ho tayo nag-backslide, na-restore ho tayo kasi buhat nagkasala si Adan, na pinanganak ho tayong makasalan. Restore po tayo ng Panginoon. Ngayong nakasuot po yung sandals po na galing po sa Diyos, lumakad po tayong mga anak ng Diyos. Huwag tayong magpakaalipin sa mundo. Ang sabi po ng Romans chapter 6:16, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves to the one you obey. Hindi nyo ba alam na kapag in-offer nyo, yung bata po in-offer niya yung sarili niya, sige, magiging alipin na lang ako, tagapagpakain ako ng mga baboy. Ito po, daig pa ho nito, kapag ikaw ay in-offer mo ang sarili mo sa, sabi po ni Paul ho dito, kung kanino man, as obedient slave, you are slaves to the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death. Tingnan nyo po ito. Kapag nagpakaalipin ka sa kasalanan, ngayong born again ka na, mga born again na po ang mga Roman dito, mga Roman born again po ito, hindi Roman Catholic. Roman born again po itong mga ito. Pero kapag nagpatuloy kayo sa kasalanan, nagpakaalipin pa kayo sa kasalanan, it will lead to death. And then sabi niya, or to obedience which leads to righteousness. It is very important na meron tayong bunga ng obedience. We are not saved by obeying God. We obey God because we are already saved. No, ang sabi rin po ng Lord sa John 8:34-36, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave to sin. And then, and a slave does not abide in the house forever, but the son abides forever. Verse 36, therefore if the son makes you free, you shall be free indeed. If the son sets you free, tayo po talagang malaya na. Kung talagang tinanggap po natin si Kristo, dapat po malayang malaya na tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. Hindi na po tayo alipin. Amen. Kapag meron pong kasalanan, we have the power to resist the grace of God. It is the power for us to resist any form of wickedness. Titus 2:11-12. That is the meaning of grace. It is our power to obey God. It is our power to live a holy life. It is our power to resist any form of wickedness. Amen. So mag-review po tayo. The second chances of God's love, number one, His love always hopes. Number two, His love always forgives. His love always restores. Sana po ma-realize po natin ito, ganito ang mapagmahal ang Lord. How many chances ang binigay po sa atin ng Lord? At matuturin po tayo sa ating kapwa na magpatuloy po tayong huwag tayong mawalan ng pag-asa sa pagbabago po nila. Lagi po tayong matutong magpatawad. And let lalo na kung pamilya po natin yan, let our relationships with our family, our loved ones, be restored in Jesus' name. But did you know, ayoko pong i-close ang sermon na ito na, ganun pala, pwede pala lang tayong ano. Alam niyo po, the question na sinabi ko kanina, hanggang kailan nagbibigay ng second chance ang Lord? Siyempre po, isipin niyan, walang limit, Pastor. Meron. Ang second chances na binibigay ng Lord habang buhay ka lang. Pachemete na ka, alang purgatorio. Eh mo na paniwalan ng purgatorio, purbulate ka rin. No? So God's second chances are only available while a person is still alive. So Hebrews 9:27. Just as people are destined to die once, after that, to face ano po? Judgment. Hindi po sinabing purgatory. Ito po ang maraming mga tao sinasabi nila, ay, magsisimba na lang ako o kaya tatanggapin ko si Kristo kapag malapit na akong mamatay. Ang problema, kapatid, hindi mo alam, baka mamaya mamamatay ka na. No one knows yung expiration date po natin. Kaya nga po, today, yung sabi po ng Hebrews, if you hear His voice, kapag narinig mo ang boses ng Panginoon, huwag mo nang patigisan ng puso mo. Tanggapin mo na siya. Kasi minsan lang po yan.
So ngayon, habang buhay ka, ang message po nito, we do not encourage you na mag-backslide, balik sa mundo, tapos noon po, ganyan ang gawain ko nung high school eh. Pagka simba ko po, ay, pwede na ako na namang minum. Alahan na ako na namang kasalanan. Because I do not have a right doctrine. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Ang alam ko lang, yung natutunan ko sa kanto, patsya sinimba ka, alahan na ka na namang kasalanan, pwede na ka na namang magkasala. Rita pingalwa, alam ang sisimba eh. Pangadi mo na ako, muhana. May minum kepa. May mga ganyan ho. No? Pero alam nyo ho, last verse po, no? This is a warning. We lose the chance of salvation by grace if we deliberately keep on sinning. Nasaan po yan? Sa Hebrews 10:26-29. If we deliberately keep on sinning, sa Tagalog po, kung nagpapatuloy kang sinasadya mong namumuhay sa kasalanan, after we have received the knowledge of truth, who is the truth? Jesus. No sacrifice for sins is left. Wala nang sacrifice. Ibig sabihin po, wala nang pambayad. But only a fearful expectation of judgment and of raging fire, impyerno. Judgment and impyerno po, that will consume the enemies of God. Tayo po yung mga kaaway ng Diyos. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. Ito po, yung mga lumalabag sa batas ni Moses, wala po silang, walang habag na pinapatay. How much more, ang sabi po sa verse 29, how much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God? What does it mean na trampling the Son of God? Deliberately keep on sinning. That is the context. Nung sa verse 26 kanina, if we deliberately keep on sinning, that means if we deliberately keep on trampling the Son of God underfoot, sabihan, who was treated as a, and then who was treated as an holy thing, yung blood of the covenant, parang walang kwenta sa'yo, yung dugo ni Kristo that sanctified them, na naglinis sa'yo, and who was insulted, the spirit of grace. Meron namang grace eh. Where grace abounds, sin abounds, grace abounds all the more. Ginagawa po nilang ano ito yung mga once saved, always saved. But that is not how na-interpret mo dapat po yun. Maliwanag po dito sa Hebrews. Hindi ko mo, pwede ka nang laging nagbabackslide, umaalis sa Lord. Amen? Kapag ganyan ka, titigas ang puso mo. Hindi mo pala alam, wala nang sacrifice for sins for life. Ang naghihintay na lang sa'yo, judgment na. Alam niyo po, ang panahon po natin, this is not the time of backsliding. Ang tunay na ligtas, hindi po siya nagpaplanong umalis sa Diyos. Ang tunay na nakatikim po kung gaano kabuti ang Diyos, lalo na ngayong pandemic, hindi ka nagpaplanong aalis ka muna sa Diyos. You are more than a stupid person kapag ginawa mo yon. Kaya nga po sa atin, na mga Kristiyano dito sa Calvary Temple, wala dapat nagbabackslide sa atin. Manghihina siguro tayo, pero magpa-pray ho tayo, mag-attend tayo ng church, mag-attend tayo ng CU, para lumakas muli ho tayo kasi dinideceive lang tayo ni Satan. But hindi po ito ang panahon na mag-backslide because any moment magra-rapture na. Baka pagsisihan po natin ang ano. Matuto po tayo dun sa ano ito. Ito po yung magbabalanse sa message po natin ngayon. Baka kakalain mo, di ba? Pwede pala yung ganyan, ganito pala. Opo, mapagmahal ang Lord. Pero what if? Tumigas na pala ang puso mo. Or what if bigla kang namatay? Wala ka kay Lord. Amen? Amen. Pero opo, mapagpatawad ang Lord. Pero hindi po inaabuso ang kanyang biyaya. Amen. Sabi ng iba, sabi, makita yung abuso. Ayan po, yung verse niya. Inunsulto, inabuso yung spirit of grace. Amen? Amen? Kapag mahal, kapag tinanggap mo ang pagmamahal ng Diyos, natural lang na mamahalin mong pabalik ang Diyos. Sino pong nagmamahal kay Lord? Amen? Amen? Tandaan niyo po ito, hindi pwedeng hindi kayo pagpalain ng Lord hanggang sa muling pagbabalik niya. To those who love Him, ang sabi ng Panginoon sa Psalms 91, because He loved me, ang sabi ng Panginoon, I will rescue Him, I will protect Him. Now I will be with him in trouble. I will show him my salvation. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen. All things work together for good. Romans 8:28, to those who love God. Amen. Ano man po sitwasyon natin, pinagpapala tayo dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin, Lord, dahil po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Jesus.